Lagay lang ako ng 4 o 5 CCTV camera. Pinatawag ko yung naka-head na traffic roon, ang sinabi ko roon, once may makita ko ritong naka-ano, tuwing umaga at tuwing hapon, isususpindi kita. At magmula noon, luminis ang Balintawak. Of course, sa tulong ni Mayor Joy, magkasama kami ni Mayor Joy nung araw dito. So, these are simple things na pwede natin magawa. No? Malaking bagay ang teknolohiya. At pabayaan mong ngayon pa lang, pasalamatan ko ang lahat ng mayors of Metro Manila dahil sa pakikiisa ninyo, nagkaroon tayo ng single ticketing. Napakagaling po ninyo. Maraming salamat. Thank you, Secretary Abalos. Next, from the business sector, we have Mr. Robert Francis Maronilla, Head of Legal Service of the Employers Confederation of the Philippines and the Philippine Chamber of Commerce and Industry. Mahal na Pangulo, good morning. Good morning po sa lahat. I represent the business sector. So let me start here. No? It is a known fact that the Philippine economy is continuously losing millions due to the traffic plight here in Metro Manila. This problem has been affecting everyone from the smallest businesses up to the international partners and investors, not to mention the burden that trickles down to our employees. The extensive hours that our employees have to endure in their daily commute are affecting their productivity at work, and more so, their time to spend with their loved ones. So my question is, given this problem, aside from the current efforts of the government to help us and our employees, how can the government improve the state of public transportation in Metro Manila? Aside from this, I would like to ask if the members of the panel can give us, the economic players, and the general public, the commitment that all the previously mentioned mass public transportation projects presented will adhere to the set timelines, scope, completion, and operationalization dates. Lastly, I would also ask that the stakeholders of the economic sector be informed of the progress of said projects to enable us to have ample time to prepare and mitigate the impacts that these projects will bring. Yun lang po. Maraming salamat. Good morning po. No? First of all, maraming salamat po dun sa inyong question. Ano? Alam po natin na traffic is really a problem, no? And ang solution po natin dito long term ay ang pagkumpleto ng mga infrastructure project that we have started, no? Meron po tayong ginagawa ngayon, yung Metro Manila Subway, no? At pag natapos po ito, we will be able to handle or move almost 500,000 passengers a day, no? Meron din po tayong North-South Commuter Railway na is 147-kilometer railway from Clark to Calamba, no? And ito po ay makakatulong din sa ating mga pasahero, no? So instead of bringing their cars, they will just take this train, no? Which will be very comfortable and efficient, no? Ito po ang long-term solution natin dito sa ating problem, no? And ang government po natin ngayon is working closely with JICA for a 30-year master plan for railway in greater capital region, no? Pero sa short term po, ang ginagawa natin ngayon ay magkaroon ng efficient busway system, no? Ito pong EDSA busway, continuous po yung improvement na ginagawa natin dito para maging mas maayos and mas comfortable yung travel experience ng ating mga pasahero, no? Isa pa po ay ang improvement ng
MRT3, no? Dadagdagan po natin yung mga bagon na mag-ooperate dito sa MRT3 and madadagdagan po yung ridership nito, no? Ganun din po yung LRT2 and LRT1, no? Ang LRT1 po in maybe 4 to 5 months matatapos na yung extension nito hanggang sukat, no? And ito po ay magdadagdag ng mga around 30,000 passengers a day, no? So makakatulong po to dito sa problema natin dito sa trafiko, no? Isa pa po ay yung ating implementation ng PUB modernization program, no? Yun pong deadline for consolidation ay April 30. And pag na-implement po natin, maski yung consolidation lang muna, ay magiging efficient po yung operations ng ating mga jeepney dahil magkakaroon po ng tamang fleet management, tamang dispatch system, no? And susundin po nila yung mga tamang standard para maging safe and comfortable yung experience ng ating mga pasahero. Salamat po. Wow. Dadagdagan ko na yung sagot ni Sec. Jimmy dahil kakasama dun sa tanong kung ano na ang natapos doon sa ating pinag-uusapan ng mga malalaking mass transit system. At kung ito ay matatapos sa lalong madaling panahon. Magbibigay ako sa inyo ng counting report dito sa mga ating ginagawa para sa mass transit. Alam niyo ang wala talagang solusyon ang traffic kung hindi tayo malipat sa kalsada at mapunta sa mass transit. Kaya tayo naglalagay ng mga subway, naglalagay tayo ng mga tren. Ito po, para naman ay mas madali talaga. Mas madali, wala ng traffic. Kaya pag sumakay ka ng tren, walang traffic. Kaya nakikita natin sa mga ibang lugar, kahit yung mga pagpupunta, sasakay ka ng tren, sasakay ka ng subway, makikita mo, lahat ng klaseng tao dun sumasakay. Kahit yung mga mayayaman na may kaya, sumasakay sa tren. Dahil yun ang pinakamabilis mapuntahan ang kahit na yung malalaking syudad, New York ganun, London ganun. Kahit na sino ang tren ang ginagamit. Kaya 'yan talaga ang tanging solusyon. Kaya 'yan ang aming pinupursige tungkol nga para mapalagyan natin, pagandahin natin, mapalawak natin, mapabilis natin ang mass transport system malipat ang pagbiyahe ang mga commuter imbis na sumakay ng bus, ng tricycle, ng jeepney o yung sarili nilang sasakyan ay sila ay sumakay na sa mass transit system. Magbigay ako ng konting report sa mga ongoing construction railway project, yung north-south commuter railway project, yung Tutuban hanggang Malolos ay 61% na kumpleto. Ang North-South Commuter Railway Extension Project, Malolos to Clark ito, 56.5% na tapos na. North-South Commuter Railway Extension Project, yung South Extension, Manila hanggang Calamba, ay 38% na natapos. Ang Metro Manila Subway Project, 41% na ang natapos. LRT Line 1 Cavite Extension, 80% na tapos. MRT Line 3 Rehabilitation and Maintenance, 85% ng tapos. Ang Unified Grand Central Station, ang common station sa Quezon City, is 83% finished already. Ang MRT Line Quezon City hanggat Bulacan ay 67%. Kaya talagang ito ay minamadali natin dahil nababanggit nga na napakalaki ang sagaban sa progreso natin ang itong traffic hindi lamang sa oras na nasasayang, hindi lamang sa gasolina na nasasayang, nakakaantay na ura-urada sa daan at yung gastos ng ating mga commuter. Nabigyan nga tayo ng statistic ngayon sa kasalukuyan 4.9 billion ang cost ng commuting dito ngayon sa Metro Manila. Kung wala tayong gawin,
aakyat ito ng halos 9 billion kada araw. At tapos ang analysis ng NEDA at saka Department of Finance, 3.5 billion ang nawawala sa atin. Yung tinatawag na opportunity cost, nasasayang na oras, ang mga dapat na hindi na yung productivity natin, bumabagsak, dahil nga nag-aantay tayo ng sasakyan. Kaya dyan tayo pupunta. Ang tanging sagot dito ay talaga ay mga mass transit system. Kaya yun ang aming minamadali, yun ang aming gagawin na priority. Hanggang ngayon ay priority sa mga infrastruktura kontra sa trapiko. Thank you, Mr. President and Secretary Bautista. Susunod, mula naman sa private sector, acknowledging Mr. George I. Royeca, the Chief Executive Officer of ANCAS. Good morning, Mr. President, honorable officials, and fellow advocates. I would just like to start by saying that in our eighth year of advocating the viability of motorcycle taxis, I've had the pleasure of pleading my case to the President 3 times, and I'm happy to announce all of the occasions were with you, Mr. President. So maraming salamat, and I'm truly grateful sa openness niyo po makinig dun sa aming issues at solusyon. Sa journey po namin, marami kaming pinagdaanan. We suffered 3 government shutdowns before the pilot, suffered 2 years of pandemic, and 3 Congress po from 17 to 18 in pushing for the passage, 19 in pushing for the passage of the law. Pero grateful po kami dito, boss, kasi, Mr. President, dahil dito, this became our biggest advantage. We had to create the best training program to pillion passengers. Dahil po sa Indonesia, sa Thailand, sa Vietnam, widely accepted na po yung motorsiklo. At because po dun sa negative stigma ng safety ng motorsiklo sa Pilipinas, we had to create the best system. At ngayon po, proud na proud po kami sabihin na ang Filipino motorcycle taxi driver is one of the most disciplined, not just in the Philippines, and in the entire region po. Ang accident rate po namin is 0.003%. Ang safety rating po natin is 99.997%. In fact, I remember vividly, Mr. President, before DOTR agreed to a pilot in 2019, the then LTFRB chairman challenged me that if our rating went below 99%, we would voluntarily close shop. And I agreed to that challenge. Ngayon po, marami na pong gustong pumasok sa motorcycle taxi industry. And we welcome this development. As I laud the economic contributions of our foreign counterparts such as Grab, Lalamove, and Foodpanda, gusto ko pong i-express na yung ANCAS is not the only Filipino app that aims to uplift our economy. Mga kababayan ko po na Joyride, Ding Dong, Para Express, Pick Up, Auto, Tok Tok, and many more are waiting to be recognized as the next generation transport startups. For this, Mr. President, we also ask our government to continue to support a new breed of proudly Filipino tech-enabled products. My question po, Mr. President, in line with your directive to decongest NCR, we hope that the government can already allow to expand to cities outside of Metro Manila to provide much-needed opportunities to generate jobs and expand mobility nationwide. At sana po sa ating mga mahal na secretaries at mga opisyal, kung pwede po makonsider ang motorcycle taxi as part of the national transport plans ng ating gobyerno as a feeder system to the mass transport system. Ang mga apps po na gawa ng Pilipino ngayon ay hindi na mapapahiya pag tinabi po natin sa Uber at sinumang higante sa mundo. With your help, mas mapapalakas po natin ang industriya na to. Tuloy-tuloy na po ang pagbangon natin, Mr. President, patungo sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you, George, for that question. No? Right now, we have an ongoing pilot test. No? And of course, si George is part of this test. No? And we are expanding this. No? We were requested by the Committee of Transportation, no,
to expand this pilot test, no? And ang gagawin natin ay magdadagdag tayo ng additional 8,000 motorcycles, no? Ang balak dito ng LTFRB is to have this outside of Metro Manila for the meantime, no? But rest assured that the Department of Transportation supports the operations of the motorcycle taxi. Thank you. Ang talagang kailangan na gawin natin na hindi pa natin nagagawa dahil sa Metro Manila, iba't ibang lungsod yan, iba't ibang bayan yan. And we have to coordinate bago natin sinimulaan ito ay bawat isang LGU may sariling sistema. Dahil wala namang nagbibigay ng buong sistema sa inyo. Kaya't gumagawa kayo ng sarili ninyo. Kaya't babaguhin natin yan. Mula ngayon ay ang tingin natin sa traffic, ang systems, traffic systems, pati sa kalsada, pati sa mass transit, lahat yan, ay gagawin natin isang buong plano. At ang pananaw natin sa problema ng traffic sa Metro Manila, ay isang buong sistema. It is as if we have to make it, we have to look at it as an entire system that complements each other, one town, one city to another. So that hindi naman masyadong mahirap na para sa mga traveler, para sa mga commuter, para sa mga TODA, para sa lahat ng mga stakeholder, at hindi pa bago-bago. Ang kanilang bawat, tatakbo lang ng 10 kilometro, iba na yung rules doon. Iba na yung oras ng truck, iba na yung lahat yan. Kaya't kailangan natin i-coordinate. Kaya't nakita natin kanina na merong ginagawa ng mga central na monitoring. Yung malalaking screen para makita kung gaano karami, saan yung pula, saan yung hindi gumagalaw, saan yung medyo maluwag. Para ilipat natin yung traffic doon, lahat yan ay gagawin natin. But the only way to succeed in that is that we have to consider the road system and the mass transit system in Metro Manila as one system. And one system feeds into another. And that is why we are trying to coordinate all the different LGUs of Metro Manila and to bring it together into one holistic plan. Yan ang laging hinahanap natin, isang holistic plan para naman hindi natin masyadong ma-confuse ang ating mga stakeholder kung paano gagawin pag tumawid sila at napunta sa ibang bayan, sa ibang lungsod. That's one way that we are, that's one of the reasons that we are doing that. Concern ni George sa mga rider, we have 15 million more or less riders dito sa Pilipinas. Kaya napaka-importante talaga ang mga motorcycle, lahat ng mga services nila, pag-deliver nila. And that is why we are trying to see what are the areas, high traffic areas, na kung saan pwede mag-expand ang ating mga motorcycle services na tinatawag. Yun na nga, yung mga nagde-deliver, yung mga messenger, yung mga angkas, yung mga lahat ng iba't ibang klase ng trabaho na ginagawa na nakasakay sa motor. Kaya again, it has to be a holistic system. The other part that we are trying to do na hindi masyadong napag-usapan kanina ay yung decongestion. Maraming mga regional offices ng iba't ibang region na nandito pa sa Maynila. Lalo na mga Region 4 o Region 4A, nandito pa sa Maynila. Dahil noon, talagang mas madaling pumuntang Maynila kaysa pumunta doon sa kanilang lugar dahil walang dadaanan. Kaya sinasabi natin, mag-isip-isip na tayo, ayusin natin para naman yung mga regional offices, halimbawa, ay mapunta nga sa regional center. Hindi na maiiwan dito sa Maynila. At malaking bagay yun dahil pagka hindi na pumasok ng Maynila, kaya panayang gawa natin ng mga bypass road. Kaya't napag-usapan natin yung Bataan-Cavite.
dahil ang traffic na nanggagaling north-south hindi na dadaan ng Maynila. Yun ang problema. Kung minsan hindi naman patungo sa sa Metro Manila, kung hindi ibang pupunta ang probinsya. Ngunit walang ibang dadaanan, kung hindi sa loob talaga ng Metro Manila, ayan na yung traffic. Kaya yung infrastruktura na ating ginagawa, mga bypass, mga malalaking tulay, yung pinag-usapan na Bataan, Cavite, na tulay, that is 32 kilometers. Napakahaba. Ngunit gagawin natin yan upang ang Manila, malaking pagbawas ng traffic na dumadaan na pumapasok sa Maynila. So marami tayong mga strategy. At narinig natin, talagang whole of government ang approach dito. Hindi natin kayang sasabihin Department of Transport lang ang gagawa, hindi DILG lang ang gagawa. The support and the cooperation of the LGUs syempre is paramount din. The national government can only go so far. At some point we have to hand off the problem to you with our own solutions. Meron pa akong naisip na napag-usapan natin na hangkat maaari maraming ibang lugar, especially sa mga urban areas, hangkat maaari yung mga roadworks gawin sa gabi. Huwag yung mga tulay, kasi yung tulay nako magmamahal yan, doble ang oras na aantayin natin. Pero yung mga roadworks na talagang maraming dumadaan pagka papasok at pag-uuwi, ay huwag na natin harangin, antayin na natin yung gabi. Yung gabi, halos walang traffic, yun, gawin natin yung roadworks doon. Hanggat maaari, huwag lang ma-delay, huwag lang maging mas mahal. Palagay ko sa mga, lalo na sa mga local feeder na roads, pwedeng gawin yan. So, these are the strategies that we are examining para pagandahin ang para yung mga stakeholder natin, mga commuter natin na hindi naman masyadong nahihirapan, hindi masyadong namamahalan at nauubos ang oras kakaantay ng sasakyan para makauwi. Hanggang ngayon, hindi ko talaga, ang lagi kong sa kanilang sinasabi, napakalupit naman, ay umuwi ako ng alas 12 ng gabi, meron pang nag-aantay ng bus. Hindi pa makauwi yun. Uuwi yun. Pag makasakay ka na kagad ng alas 12 yun, uuwi yun. Alauna na. Gigising ulit yun ng alas 4:30 the next day. Walang buhay talaga yung mga tao. Kawawa naman. So we have to really improve this. We have to really improve the situation. We are trying very hard to solve the problem. Thank you, Mr. President and Secretary Bautista. Now from the transport group, atin naman pong pakinggan si Mr. Roberto Caobet Martin of the Pangkalahatang Sanggunian Manila and Suburbs Drivers Association, Pasang Masda. Kagalang-galang na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mga government officials, magandang umaga po. Mahal na Pangulo, sa layunin po ninyo na maisaayos ang hanay ng transportasyon sa jeepneys, kami po sa hanay ng jeepneys ay sumuporta at nakiisa sa modernization program. At dahil po dito, mahal na Pangulo, hinihiling din po namin sa pagkakataong ito na magkaroon ng tamang sistema doon sa mga bagong players po natin na nagdanais magbigay ng serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Sa amin pong pananaw sa jeepney sector, mahal na Pangulo, dapat ay magkaroon ng tamang regulasyon ang bawat pampublikong sakyan na nagnanais magserbisyo sa ating mga kababayan. Sa aming pong hanay, mahal na Pangulo, ang ruta ng jeep dapat po sa jeep lamang. Ang ruta ng bus, sa bus. Sapagkat naapektuhan din po ang aming hanap buhay sa araw-araw. Kanya po kami natutuwa sa pagkakataong ito upang ipaalam sa inyo ang aming damdamin. Mahal na Pangulo, sana po magkaroon ng maayos na ruta ang jeepney, maayos na prangkisa, hindi lamang po dito sa Kalakang Maynila, kundi sa buong bansa. Sapagkat sa nakikita po namin, kung maayos natin ang prangkisa, maayos natin ang ruta,
hindi ho tayo magkakaroon ng mabigat na problema ng trapiko, hindi lamang po dito sa Calangang Maynila, kundi sa buong bansa. Isa pa po naming kahilingan, mahal na Pangulo. Ito pong consolidation process na nabanggit ng aming kalihin ni Bautista na dapat po ay matuldukan na ito sa katapusan ng Abril o ng buwang kasalukuyang ito. Ayan po ang aming gift sector. Almost 86% na po, mahal na Pangulo, sa buong bansa ang nakapag-consolidate na. Kanya po, ipinararating po namin sa inyo kagalanggalan na Pangulo na tuldukan na po ito sa Abril ng buwang kasalukuyan. At dahil buti ito, mahal na Pangulo, andyan po ang jeepney sector. Nagpapasalamat at aming nasabi sa inyo ang aming mga problema. Umaasa po kami, kagalang-galang na Pangulong Bongbong, na magkakaroon po ng katuparan ang aming mga pangarap na pinangarap nyo rin po. Sa huli po, ako'y magpapapuri po kagalang-galang na Pangulo. Si Secretary Bernard Abalos, sa kanya pong walang puknat o pagtigil na pagtulong sa amin, anytime of the day, natatawagan po namin siya. Ang aming kalihim ng transportasyon, even during Saturday and Sunday, mahal na Pangulo, bukas po ang komunikasyon, iniintindi at inuunawa ang mga problema na inilalapit namin sa kanya. Kay Chairman Jojo Guadis, naman po ng LTFRB, pinipilit niya na maayos ang problema naming mga operator na pampublikong sakyan. At sa ating pong Assistant Secretary ng LTO, mahal na Pangulo, alahong puknat panghuhuli ng mga kulorum out of line na siya pong dumadagdag ng bawas kita namin sa araw-araw na aming pagsiservisyo sa ating mga kumbayan. Almost 30% po nawawala po sakita namin. Maraming salamat po, Attorney Bigor. At sa ating pong butihing chairman ng MMDA, lagi po, mahal na Pangulo, kung may mga problema sa trapiko, sa Chairman Artes, kinukonsulta po kami. Tinatawagan kami ang Magnificent Seven at ang iba pang sektor upang bigyan ng lubos na panahon ang trapiko sa Calakhang Maynila. Mahal na Pangulo, men in uniform, nandito po ngayon, nabanggit kanina, sa mga kotong, pinapupurihan ko rin po ang ating Regional Director, General Nartates, at ang kanyang mga kasama sa National Capital Region, doon po sa kanilang maayos ng pagbibigay serbisyo, pagtugon sa mga problema naming naaaping mga driver sa kalye. Maraming salamat po, kagalang-galang ng Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat. Maraming salamat, Kaubet, at saka maraming salamat sa inyong grupo na talagang tumutulong po sa amin na naghahanap ng magandang solusyon dito sa mga suliranin tungkol sa trapiko. At kung hindi nga, hindi kayo aming kasama, hindi po natin magagawa lahat ng ating nais gawin upang pagandahin nga ang sitwasyon ng traffic. Kaya ay siguro yung isang pinaka malaking problema ay ang yung pagpasada ng mga kolorum. At napakarami pala, hindi ko akalain na 30% ng pumapasada ay kolorum pala. Kaya ipapasa ko ngayon kay DILG Secretary ang problema dahil ang police ang mag-enforce niyan at titiyakin na may prangkisang tama, may kasama sa kooperatiba lahat ng inyong grupo at mga ibang transport groups, mga TODA, lahat ay kinikilala ang mga magpapasada. Kaya't maraming salamat sa inyong tulong at sana wag ko yung magsawa na magsabi sa amin kung ano pa ang naiisip ninyo na maaring gawin upang pagandahin ang sitwasyon sa trapiko. At sa kahuli-hulihan ay asahan ninyo, wala na pong extension yung modernization. Kailangan na natin yan. Ayusin. Titiyakin lang natin, ang tinitiyak lang namin na hindi mapabigat pa
ang babayaran at iutang ng driver operator. Kaya ginagawa nating maayos at ginagawa nating well-organized yung sistema na yan. Kaobet, naatasan tayo ng ating Pangulo, no? Sa totoo lang, gumalaw rito yung aming internal security sa Office of the Secretary kasama si General Nartates. So kami po'y tutulong ng lubusan kay Secretary Bautista, no? General Nartates, you have our commitment. Gagalawan po natin ito dahil 30% nito ay kolorum, ha? Para mas maluwasan. Ito po'y utos ng ating mahal na Pangulo. Thank you. Thank you, Mr. President and Secretary Abalos. Isa pa muli sa Transport Group, acknowledging Mr. Jose Marco H. Del Pilar of the nagkakaisang samahan ng nangangasiwa ng panlalawigang bus sa Pilipinas Incorporated. Hi, good morning, Mr. President, His Excellency. I am Jose Marco Del Pilar, representing the Provincial Bus Operators of the Philippines. In our ongoing efforts to help the government enhance the transportation infrastructure and streamline connectivity within the regions, certain operators in our association have initiated the creation of transit-oriented development transportation hub in Caloocan, strategically positioned as the gateway to Metro Manila for travelers originating from Northern Luzon. This pioneering initiative aims to seamlessly integrate bus routes originating from the north into the EDSA bus carousel feeder lines. It envisions facilitating the smooth operation of jeepneys and transport network vehicles, ensuring efficient pickup and drop-off services of commuters traveling, traversing Caloocan. This TOD has a connection to LRT1, which can bring people from Caloocan to PITX and NAIA Airport. When they get to PITX, they will be able to go to Southern Luzon, Batangas, and Cavite without passing through EDSA anymore. These are the kind of developments that we should look into to improve the lives of the Filipino people and the riding public. Like what you said a while ago, Mr. President, in highly urbanized Asian countries like in Singapore, Japan, and Hong Kong, no, we've looked into this, like in Osaka Umeda Station, to do it the same way here in the Philippines. So we humbly seek the support and collaboration of the government on the enhancement of the existing as well as future expansion of terminal exchange facilities similar to that of PITX. We acknowledge the essential role of the government in facilitating the development of transportation infrastructure while concurrently incorporating transit-oriented development near these facilities. The creation and enhancement of road networks are also imperative to the success of these facilities. So question also, Mr. President, is how do we simplify the facilitation of the construction and building permits connected to transit-oriented developments to help the traffic? Kasi usually, yung mga ganyan, pag malalaking projects, 1 year to 2 years ang mga building permits, no? And then secondly, for the private sector-led terminal projects, we are requesting for the provision of tax incentives to ensure the viability, financial viability of such projects. Like for example, yung PITX, kaya kaming mga operators na tinangkilik namin because once we go in PITX, libre po ang pagpasok ng bus doon. Yung consortium po na nag-project ng PITX, hindi po chinarge ang mga bus operators pagpasok sa kanilang terminal. So nakakatulong po ito sa mga riding publics, no? Kumikita po siguro sila sa mga retail stores, but pagpasok namin, libre po kami doon. So yun po ang hinihingi rin namin sa inyong sa ating Pangulo at sa mga local government agencies para matulungan po kami. Salamat po. Thank you. Uh,
Thank you, Mr. Del Pilar, no? Alam mo, napaka-importante po nung talaga nung ating integrated transport exchange, no? Experience na po natin to sa PITX, no? And ang susunod na project po natin ay ang Taguig naman, no? Magkakaroon tayo ng another project which is bigger than PITX sa Taguig, no? Ito po ay project ng gobyerno with Ayala Group, no? Dito po sa North, nagtitingin din tayo ng possible location, no? Ang posible pong location nito ay yung dito sa Victory Liner, no? Meron pong 7 hectares property dito, no? We had an initial discussion with the owners of Victory Liner, no? Kailangan po magkaroon tayo ng tinatawag na public-private partnership with the owners, no? So ito po ang tinitingnan natin ngayon, no? And kung sakaling matuloy po ito, hihingi kami ng tulong sa LGU para mapabilis natin yung pag-i-issue ng mga permit, no? And at the same time, we will work closely with NEDA for us to be able to get the approval of this project, no? Kasi po, medyo malaki pong cost nitong project na to. So, it will require NEDA approval. Thank you po. Tungkol naman dun sa karagdagang terminal, nakita ko nandito yung namumuno ng GSIS, Mr. Wick Veloso. Wick, maybe you can help us with this problem. GSIS can invest in these terminals that they are proposing. So, pag-uusapan natin. Yan, kulitin ninyo si Mr. Veloso. Thank you, Mr. President and Secretary Bautista. In the interest of time, we will entertain one last query from our participants. At ang panghuli ay manggagaling naman sa LGU Traffic and Parking and Management Office, acknowledging Mr. Dexter Cardenas, Head of Traffic and Transport Management Department of Quezon City. Sa ating Pangulo at sa mga kasamahan na nandito sa bagong Pilipinas Town Hall Meeting on Traffic Concerns, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Dexter C. Cardenas, Head of Traffic and Transport Management Department ng Lungsod Quezon. Sa pamumuno, ang aming mahusay at masipag na Alkalde Joy Belmonte. Bilang kinatawan ng mga pagtupad ng batas trapiko at pangunahing na atas ang mamahala sa lagay ng transportasyon at trapiko sa pinakamalaking lungsod sa NCR, ang aming paglapit sa ating gobyerno na mapagbuti rin ang kalagayan ng aming mga traffic enforcers sa lokal na pamahala. Ang aming mungkahi ay kung maaaring mapabilis ang proseso ng deputization ng aming mga local enforcers. Bilang pagtugon sa desisyon ng Korte Suprema na ang nag-aatas sa MMDA na otoridad sa pamamahala ng trapiko sa Kalakhang, Maynila. Lalong-lalo na importante sa amin ang deputation order ngayon dahil nalalapit na rin po ang launching ng kalinisan at kayusan ng or sidewalk clearing operations ng DILG. Kami po inatasan ng DILG na paigtingin ang pag-clearing operations sa ating mga barangay at ating mga kakalsadahan. Ito ay isang pagdisiplina sa ating mga motorista sa mga lumalabag ng mga traffic rules and regulations sa ating kalunsuran. Sabay niyan ay ang pagpatuloy na pag-ugnayan ng mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan upang matiyak ang koordinasyon ng mga pagsisikap, pagkatugma ng mga patakaran, paglutas ng suliranin at pagkakaunawaan para sa makahulugang kooperasyon sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko dito sa NCR. Maraming salamat po at magandang umaga po sa atin. Maraming salamat, Dexter Cardenas. Bilang tugon po, meron kasing kautusan ng Korte Suprema na nagsasabi na ang MMDA ang pangunahing ahensya na dapat mag-manage ang traffic. At ang mga local traffic enforcers ay pwede lamang manghuli kung ito ay deputized ng MMDA. Sa iyo namang kahilingan na padaliin yung proseso ng pagde-deputize, na i-publish na po natin yung regulasyon
sa pagde-deputize na inform na rin ang ating mga local government units sa Metro Manila. Dahil magkaiba po yung requirements namin sa pag-appoint ng enforcers as compared sa mga LGUs. Kailangan po natin i-standardize ito, kaya naglabas po tayo ng pag-appoint po or pag-deputize sa mga traffic enforcers. Mamadaliin naman po natin ito sa lalong madaling panahon. Inihintay na lang po yung safety features ng ID. Pero na-receive na po namin yung inyong request. At iyan po ay ilalabas natin soon. Ang coordination naman po natin sa mga LGUs, pati sa traffic enforcers ay maayos. In fact, nag-seminar po tayo sa Lobo, Batangas, kasama ang mga traffic heads po ng iba't ibang lungsod. Magkakaroon po tayo ng study tour at ito po ay nabanggit ng ating Pangulo sa cabinet meeting na tingnan ang kung paano na-improve ang traffic situation sa Thailand. Iyan naman po ay nakaschedule na, kasama po kayo. At may nagbulong po sa aking mayor kanina na sasama din po daw ang mga mayors para makita yung improvement po sa traffic situation sa Thailand. So, iyan lang po ay mga programa ng patuloy na koordinasyon para maisaayos po natin at tayo ay maging isa dito sa Metro Manila. Asahan po ninyo na i-release namin kaagad yung deputization, hopefully by next week, Mr. Dex. Salamat po. Thank you, Chairman Artes. With that, we are now closing our open forum. We had a very engaging discussion at para sa mga queries, concerns na hindi na maa-accommodate during this open forum, ito po ay i-address in writing ng mga concerned agencies. Maraming salamat sa ating mga guest participants na nag-raise ng kanilang mga concerns at sa ating panel members who promptly responded to the queries of the stakeholders. Now I'm turning over the facilitation of the program to our MC, Attorney Saruca. Thank you very much. Sa punto pong ito, muli nating tinatawag ang kalihim ng Department of the Interior and Local Government, Benjamin C. Abalos Jr. upang ipakilala ang ating natatanging panauhing pandangal at tagapagsalita. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng DILG, Secretary Benhur Abalos. Please, magsiupo po kayo. Andito rin po ang ating DPWH Secretary, Secretary Manny Bunuan, ang Transport Secretary, Secretary Jimmy Bautista, ang NEDA Secretary. Nandito rin para planuhin ang long-term plan ng ekonomiya na napakalaki ang impact ng trapiko sa ating pagpaunlad at pagpalaki ng ating ekonomiya. Kaya siya ang gumagawa ng plano para sa next 5 years, next 10 years, next 20 years. Ito po ang ating NEDA Secretary, Secretary Arce Balisacan. Ang Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes. Nandito ang host city natin, ang mayor ng San Juan, Mayor Francisco Javier Zamora. Andito rin po lahat ng ating ibang mga alkalde sa iba't ibang bayan at lungsod ng Metro Manila na ating partner dito sa problemang itong hinaharap natin tungkol sa trapiko. Alam ko naman na sila ninanais din nila na maging mas maayos ang sitwasyon ng trapiko. Kaya nagpapasalamat ako na sila ay laging very supportive at very involved
At kung talagang meron silang naiisip, ay sinasabi naman talaga sa amin at kami naman ay hinahanap namin ng paraan upang matugunan ang mga problemang dinadala ninyo sa amin. At tinitingnan din namin dahil nagdadala naman sila ng solusyon. Ang solusyon tungkol na paano pwedeng gawin doon sa kanilang bawat lugar. So maraming salamat sa inyong tulong. Other members of government that are here today, we even have here Department of Tourism, Secretary Cristina is here because traffic affects even the tourism department. Kaya napakalalim talaga ng problema nitong ating hinaharap. Dahil lahat halos ng ating ginagawa ay naapektuhan ng trapiko. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay 60% ay nanggagaling from and around Metro Manila. Kaya pag sinasabi 3.5 billion ang nawawala sa atin araw-araw, hindi maliit na numero 'yon. Dahil hindi lamang dito sa Metro Manila, kung hindi sa lahat ng mga karatig na probinsya ay nararamdaman din nila 'yang problema na 'yan. But that is the problem of Metro Manila. You have a population of 14 million during the night. It increases to 17 million, 18 million during the day. Kaya talagang napakalaki. We have to take care, we have to attend to not only the locals, hindi lamang yung mga tiga rito, hindi lamang yung mga tiga Metro Manila, kundi yung mga commuter na nanggagaling sa iba't ibang lugar na pumapasok sa Metro Manila upang magtrabaho. So that is the problem that we are facing. And kagaya ng marami po tayong napag-usapan ng mga iba't ibang strategiya upang pagandahin ang sitwasyon. At kagaya ng aking nabanggit kanina, sa aming pananaw, ay talaga naman na ang solusyon dyan ay pagandahin natin ang ating public transport system. Dahil kung wala tayong gagawin, dadagdag ng dadagdag ang sasakyan sa Maynila. Habang ang ating mga workers ay bibili ng sasakyan yan. At dadami at dadami yan. At kahit gaano karaming kalsada ang lalagay natin, kahit karaming flyover, kahit gaano karaming bypass road ang gawin natin, hindi makakahabol yan. Kaya talagang kailangan tignan natin ang public transport para ito nga ay maging very efficient, mabilis, hindi public transport, hindi pagka-train, subway, hindi tinatamaan ng traffic, di makakauwi kayo sa magandang oras, darating kayo sa trabaho na sa tamang oras. All of these issues come together when we talk about traffic. In fact, noong unang briefing na binigay sa akin tungkol dito, nagulat nga ako na pati yung basura kasama sa issue ng traffic. Dahil kung nga naman, kung tayo yung dumadaan, ay nakikita natin kung saan-saan na lang tinatambak ang basura. Ngunit, huwag natin sisisihin lamang yung mga nagtatambak ng basura. Kung wala silang ibang paglalagyan ng basura, wala tayong ibinigay sa kanilang basurahan, wala talaga silang gagawin kundi magtambak o basta itatapon nila kung saan-saan. Kaya it has to be a very close cooperation between national government, the different agency, the enforcement agencies, the local governments. Local governments is the most important. I have to say the national government can plan everything that we want, but we have to have the cooperation of the local governments to understand what the problems are in your place, what the possible solutions are, and how we bring it all together into one complete system which we can monitor and which we can regulate. Dahil ang traffic hindi ganun kasimple. Sasabihin, dito maraming traffic, maglagay tayo ng kalsada dyan. Pagka alas 6 hanggang alas 8, matraffic yan. Pero iba, pagka alas 4 hanggang alas 7, matraffic yan. Pero sa ibang oras ng araw, hindi naman matraffic.
Kaya nagbabago rin. Kaya kailangan na mo-monitor ng mabuti. At na-direct, may direct natin yung traffic. Kaya kasama din natin ng mga traffic enforcers na kailangan talagang bigyan natin ng magandang training para maunawaan nila na mabuti kung ano yung pangangailangan dun sa kanilang, kung saan sila nilagay. Dahil paiba-iba nga sa bawat araw. Pag Sabado, iba na naman. Pag Linggo, iba na naman. Pag holiday, kagaya ngayon, iba na naman. Kaya kailangan natin maunawaan ito. At kapag may ginagawa sa isang lugar, alam dapat sa ibang lugar. Para sasabihin, dadami yung manggagaling ng Caloocan. Sabihin natin, sige, maganda tayo. Marami pumapasok galing Cavite. Ayan, gawa natin ang paraan. So all of this has to come together. And it affects the lives of all our people. Kasama na rin dyan yung ating health and safety. Dahil kapag talagang naiipit ang mga sasakyan ng ora-orada sa kalsada, dumadagdag naman ng pollution dito sa Maynila. Kaya kailangan talaga nating isipin na may pagkakomplikado itong sitwasyon na ito. Ngayon, kagaya ng sabi ko, we have to do long-term projects. Dahil sasabihin natin, dito lang may gagawin tayo dito ng terminal, may lalagay tayo ditong kalsada, pero hindi maaaring ganun. We cannot solve this problem on a piecemeal basis. Now we have to solve it as a system. Alam kong paulit-ulit kong sinasabi, ngunit talagang kailangan pati nga basurahan kasama dito sa sistema ang pinag-usapan natin. Ang training ng ating mga traffic enforcers, kailangan pag-usapan natin. Ang right of way na laging problema ng public work, kailangan ang tulong ng LGU. Kaya talaga we all have to work together to be more conscious of the problem of traffic. Hindi pwede yung solution itagpi-tagpi lang. Kailangan talaga, it has to be one solution. The other thing, isa pang bagay na napaka-importante tungkol sa trapiko, ay kailangan nating isipin hindi yung ngayon ang sitwasyon ng 2024. Kailangan nating isipin anong mangyayari in 5 years, anong mangyayari in 10 years. Dahil kadalasan, itong experience ko sa bilang gobernador, bilang senador, bilang congressman, nakikita natin ang infrastruktura ganito talaga. Kahit gaano karami ang ilalagay mong infrastruktura, maglagay ka ng power, maglagay ka ng kalsada, maglagay ka ng farm to market, lahat 'yan. Sasabihin mo good na 'yan, okay na 'yan for the next 10 years. Hindi totoo 'yan. 3 taon pa lang 'yan, puno na 'yan. I'm sure the LGU mayors will agree with me. Kahit anong ilagay mo, mapupuno 'yan. Kaya natin kailangan planuhin ng mabuti ang ating ginagawa. The other lesson that I have learned in the time that we are doing infrastructure projects is that ang infrastructure project ay hindi para sa ngayong araw lang na ito. You are going to live with those infrastructure projects for 80 years on average. Kaya we have to be thinking very forward thinking in our planning, our city planning. How do we decongest? What will be the increase? Where do we plan to put the new manufacturing centers? Where are we going? How do we service our ecozones? All of this have to be taken into account. And Manila, Metro Manila, is still at the center of all our economic activity. Now, when it comes to traffic, we are hoping to do as much as we can ngayon dito sa Metro Manila. And hopefully, that's many of the lessons that we will learn here in Metro Manila we will be able to apply in places like Cebu City, where also the problem of traffic is pretty bad. Davao also has a big problem on traffic, and other urban centers around the Philippines have the problem of traffic. So we have to begin. We must now understand how to solve the problem of traffic. And it is so multifaceted, it is so complicated, there are so many stakeholders.
But nonetheless, it is a job that we have to do. We have to coordinate, we have to listen to all the stakeholders, the LGUs, the operators and drivers, the traffic enforcers, the infrastructure, the economic development, the transport systems. All of these have to come together. Otherwise, hindi talaga mangyayari. Mahihirapan pa rin tayo. Kaya kailangan magtulungan tayong lahat para mabigyan naman natin, matugunan natin itong napakalaking problema. At hindi, there's no use trying to underplay the importance of the severity of the problem that traffic brings to us. Kaya we have to prioritize this problem. We have to prioritize the solutions to this problem. It is so important for the quality of life of our people. It is so important for the growth of our economy. It is so important for the balanced development of the entire country. Wag lang sa Metro Manila lahat. I-decongest din natin. Paradalhin naman natin sa ibang lugar ang development. At hindi naman mangyayari yun hanggat may infrastruktura tayong dinadala. So, it will take all of us here, all of you who represent different organizations, it will take all of us working well together to be able to mitigate. We will never solve the problem of traffic because we are growing. But we can mitigate the effects of traffic, lower the cost of travel, make it more efficient, make it more quick. Para naman ang ating mga manggagawa ay hindi ganong nahihirapan. Kaya inaasahan po namin ang inyong tulong, inaasahan namin ang inyong kooperasyon at ang pag-coordinate sa national government upang malutas natin itong napakalaking problema na ito. Maraming salamat sa inyong pagdating dito sa ating town hall meeting. Maraming salamat sa inyong mga nabigay na observation tungkol nga sa mga sitwasyon na hinaharap ninyo. Sana nga hindi kayo magsawa na patuloy ang pagtulong sa amin upang mapaganda natin ang situation ng traffic dito sa Metro Manila. At pag natuto na tayo, dadalhin natin sa iba't ibang mga lungsod sa Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, for that very inspiring message and for your clear guidance on how to address Metro Manila traffic concerns. At this point, may we request His Excellency to kindly grant a photo opportunity with our Secretary of the Department of Tourism, Cristina Garcia Frasco, and the Honorable Metro Manila Mayors. May we likewise invite Congresswoman Isabel Maria J. Zamora of San Juan City to join the photo opportunity.